binayolate niya ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo, ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, and then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si yung Bernardo kalbo. Po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Juan, ha? Bernardo. Ito, ha? This is your report. So, kayo ang nasa ground. So, kayo ngayon ang sumagot ko anong nangyari doon. So, yes, kasama ka ba sa operation? Mr. Chair, Your Honor, actually, sir, we were advised by our counsel. Since the case is pending under trial, and actually po kami po ang complainant laban sa kanila, nakapiyasa. No, just sila. Answer it, sir. Kasama ka ba? Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Pero nung in-interview kita sa Wanted sa radyo, napaamin kita nakasama kayo. Sir, under trial na po yung sinampa namin kaso laban sa kanila. Ito nga masakit, Mr. Cherry. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampa nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbubonet ako eh. Recorded yan, sinabi ng stupidong hepe ninyo. You cannot deny anymore, kahit na nasa court ito, kasi recorded yan eh. Kaya rin kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po dati. Ano itong hepe? Ano itong hepe? Oh. Sir, kasama dito, sir, yung corner. Upo ka, upo ka dito. Ito masakit, Mr. Chair, eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nagulat yung nabulaga yung mayari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akit bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw or dahil ano tawag noon yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Son of a bitch. For what reason? Bakit nyo kinulong yung nagbisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkakaresto namin. Actually po, sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo busis mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at the wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place. In the first place, dapat din yung pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo
papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz, baka niraptat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, binayolate nyo na ang kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, Teniente. Comsec, you delete those words, ha? Your Honor, kasi alam ko itong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, oh. Okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. Opo. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung nandun dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka kayo binitbit? Hindi ko nga po alam kung bakit. Ha? So, nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Kailang araw ka sa kulungan? Isang linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Puro anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman direct assault? Kaya Mr. Chima, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun? And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si yung Bernardo kalbo. Po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Ito ha, this is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman na kayo nupurmi ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that, incident. Yung lang naman ang matanong dito. Sir. Hindi ka naman didiin dito. So, sagutin mo lang kung anong... Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa pidabit at yung punto rin na nangyari. Hindi, ganito. Pidabit na naman ang basihan mo sa pidabit. Mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa yes, site? Yes, Your Honor. Oh, so doon ka daw sa site na... Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. May CCTV kayo? Opo. Na hindi ka hinuli doon sa opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang? Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Misisi kung mapakita natin CCTV tanong, na hindi ka sa site. CCTV, tingnan mo natin. Pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Meron. Sa TV po. Cellphone. Mr. Julius, ayan. Meron ka? Pakibigay? Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, tulad na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siyang makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I roll on your motion, I would like yes, to yes, Mr. Chair. Watch the video. Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay
hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site? Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tapos nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong site. Site po. Okay. So, hey, tingnan natin yung video. Kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila, nakita nila, yung may information sila nandun yung subject ng waran. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. While we're checking. Chair, habang nilitip yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng wanted sa radyo. Pwede yung pakikwento, Sir Vicente, yung pangyari? Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abat nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro hindi siya makapasok dahil akala niya, kurtina lang, pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po siya sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, siligawan siya, yung siligawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, "Hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ako?" Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Ay ko, "Sir, bakit, sir?" Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet? Opo. Nakaganon po sila ng ano. Yes, sir. Nakasaklob po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuhanan, harangan. Emosyon. Ng emosyon. Hinarang mo? Hindi po. Kinakausap po sa labas. Wala pong sila yung nangaharas talaga. Pero hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po. Hindi po namin kilala yun eh. Hindi nyo kilala? Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob? Opo. Kami-kami lang po nung nandun, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay ko nga namin, hindi po kilala yun eh. Tapos po. So, ilan sila? Dalawa lang siya? Sila? Hindi po. Bali, tatlo po sila, tsaka dalawang informer. Yung informer sa civilian? Opo. Kilala mo yun? Hindi po, hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukuhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon una ng komosyon na dahil... Sino pong nauna na naging physical? Sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya ngayon na po yung ano ko eh. Nila, gusto pumasok ulit. Opo. Bakit gusto pumasok ulit? Igaling na sila sa loob. Pinatakbo ko raw po yung ano, yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang niyo po, anong ginawa? Inano niya po ako. Tinutulak niya po ako hanggang siya na nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ano, ginano niya ako eh. Ginaganang kanya po? Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko, tsaka yung anak ko eh, anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo? Tapos pinaguntog ko kami. Pinaguntog? Pinaguntog kami yan eh, yung manugang ko.
manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun nung kami. Tapos nanampal pa ng... anak kong tomboy. Pagkatapos po. Talagang silaktan kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng ano, doon naman ako pinusasan. Sa anong kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa inyo ng Miranda Rights na may karapatan kamanin? Wala po, wala. Doon na lang po sa ano, sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang sabi-sabi. Wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may ano, munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Ano, hindi sinabi sa inyo kung bakit wala ka din? Wala pa po silang sinasabi. Basta sabi nila, ano lang, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Presinto? Pero asal nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh, tinadyakan ko raw po sila eh. Tinadyakan mo raw sila? Tingnan nyo naman katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila po, sila tatlo po. At saka si Bernardo. So itong dalawang malalaking katawan. Opo, bali tatlo po sila. Ganon din po, malalaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault? Direct assault. Okay, ilang araw po kayo nakulong? Isang linggo rin po, mahigit. Mga isang linggo, isang araw. Nagpiansa kayo? If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiansa sila, gumaso sila. So yung pampiansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa saan yung anak? Anaganap pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinahalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information, dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo? Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila eh. Apat po yata silang bumuhat o tatlo. Sino-sino po yung nagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila eh. Sila yung bumuhat eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay niyo? Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para? Tinanong ako kung saan ako dinala. So, umupo yung, nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo? Opo, hindi. Sa bench? Sa upo. Hindi po, pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan nila doon sa loob, may CCTV ho doon, obligado. Binanatan nila? Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nun, babanatan mo yung anak ko, tatlo-tatlo kayo. So may CCTV sila? Sak po yun, meron. Dahil ano po yun, pero pag i-request natin CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV. O hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung ikaw, Julius, binitbit ka at po binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ko. Tapos tinadyakan po ko. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga itong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay, kinulong ka. Opo, nagantay pa po kami nun na matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay. Hindi, dyan sa kapat niyo. Ayan po yung video, yung pagpasok. Okay, thank you. Nakakitin niya yan eh. Ay, magkoro na yun. Ilan? Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ano ba? Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabunit, tatlo. Di ba yung sa loob na, yung pinarin? Di ba yung CCTV rin, pero mga naka-uniform yun? Oh. Ayun, naka-bonnet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas.
habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair. Bakit kayo nagbonnet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories? At pak po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compound commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Nakikilala po ako ng mga tao. So we have to device. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo? Nakakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di naman kami nakapasok dyan. Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na your subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talaga magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police operative. With that, para kang akit bahay, para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Batuyan. Baka naratat ka na. Your Honor, sinikap po na magpakilala at inilabas ko ba po yung ID? No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to device at least na hindi po ako agad ma-burn out. Andiyan na tayo. Okay, ako, pangkahin kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag-intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aristo ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na polis kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabunit para kayo matulisan doon. Your Honor. Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, naka-civilian. Pero pag effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita nila na police talaga ito, police operation. Ba, may kasama kayo na kayo uniform? Wala. Yes, sir. We actually, sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuhan. Nandoon na sila? Yes, sir. Sumama? Yes, sir. Wala man ako nakita dyan sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually, kalsada. Few blocks away? So pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta? Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na nagkaroon na po ng commotion. Mr. Chair, few blocks away is the police station.